Now, gagawin natin 43. Ito na yung hinihintay nyo, guys. Ang 43 top speed natin. So, lasing siya na kung medyo natagalan. Kasi, syempre, nauna yung family. So, ito na, guys. So, stock or loaded. So, pwedeng-pwede dito sa firmware natin. So, open nyo lang yung dashboard. Then, connect nyo sa downgrade, down G. Masyado mong maliwanag. Try natin dito. Sige, ipasok na natin yung ano natin, yung 43 firmware. So try natin kung abot siya ng 43. Bali, ito pa yung speed battery. So, naka-series siya. Ayan siya. Ayan. Ito yung board niya. So, ito yung mga set niya. Kaya tumatakbo ng 53 yung scooter ko. So, ito yung palamay natin, mga paps. Shoutout kay Jamir. Siyang gumawa nito. So ngayon, hindi nakakabit siya. Alin yung hinos ko na firmware na 43. Firmware na yun, pwede yun sa pang speed battery. So, yung takbo niya ngayon, so on muna natin. Katay siya kasi na bunot natin pala yung ano niya. Ang hirap po ng assistant. So, yung top speed niya, yung firmware natin. 42, 43.
magkakabit natin yung speed battery natin na naka-series. Magpo-post ko lang ang yung picture kung paano pagkabit dun sa ilalim kasi naka 3D ano tayo, battery extender tayo. So sa susunod na vlog natin yung battery range na naman, tapos salpakan natin ng firmware na 43 top speed. So iba po yung link ng speed battery tapos yung range battery, mga paps. So yan, natanggal na. Tapos kabit natin yung speed battery. Mamaya papakita ko na lang sa side yung picture nito sa ilalim paano kinabit. So itong speed battery na to, mga paps, iwas sunog to. Kaya safe tayo na magpa 8 volt 53 speed bat. Kasi sabi kasi ng iba hindi safe. So ito naman safe naman to. Iwas sunog to, naka-safe sa ilalim niya. Yun, ang hirap mag-vlog, walang assistant, isang kamay lang. Abutin tayo lang bukas dito. Yun, may pasok. So bali isang taon ko na pala itong ginagamit itong speed bat ko. Wala naman nangyari, hindi naman nasira yung motherboard natin. Tapos condition na condition pa yung scooter natin. So ngayon, test drive natin yung scooter natin. Pag may vlog lang yung ginagamit ko kasi nagbabike ako ngayon, share ko na lang sa iba para masaya. Top speed na firmware 43 plus speed bat 8 volt naka series. So yun, nakauna. Yun, ready na kayo. Ito na, ang super mamaw. Ito yung 51 na. Hindi na siya kayang mag 53. Kasi yun pala, low bat yung speed bat ko. Bali, 7 volt siya ngayon, chinik ko. Check natin mamaya. Kasi kung naka-full charge yan, papaloy na 53. So ngayon, 51 lang yung speed niya. Sa gusto magpa 53 speed, baka may mga kakilala kayo dyan na nagawa ng battery, may pang spot ng battery, yun lang, bibili lang kayo ng yung board nya. So bili lang kayo dyan, nasa mura lang yan. Tapos ano nyo, series mabilis lang ito, pinalabas ko na. So yung taga, shoutout pala yung mga tropa ko sa Italy. So unang na gumawa ng speed bat dun sa kanila kasi humingi sa akin yung paano. Last year ko binigay yung picture, yung ito, yung picture ito na yung series, yung board natin. Okay. Mga pop, safe naman. Safe naman ito. Yan, super mama.
Kaya 51 yan. Nakalimutan kong i-charge yung speed bat natin. So, check natin yung speed battery natin. Yan. Check natin dito kasi may ano ako dito. May 12 volts na nagayan. So, lapag lang natin dito kasi so yun, dito makikita natin yung life ng battery natin, bali 7.39 volts. Bali, di ko nga na-charge to mga ilang buwan na, siguro 4 kasi di ko ginagamit yung scooter kasi nga nagbabike ako. So ngayon 7.38, so yung capacity lang nito. Yung full charge nito mga paps 8 point something, hindi ko na alam. Yun, dapat i-charge na to para papalo tayo ng 53. Gawin natin ito. So ito naman may parang limitado lang to eh. 7.13, 7.10 dapat i-charge na kasi yun nga advice sa akin na gumawa nito na i-charge na siya. Hindi pwede siyang papadrain kasi masisira. So yun lang, bawat ginagamit ko naman to isang siguro may isang oras long ride. Ginagamit ko naman. Tamang-tama pag-uwi dito. 7.8 mga ganun. So charge naman. Medyo may katagalan yung pag-charge niya. Abotin ng ilang oras. 12 hours yung na-experience ko sa isang sample battery na to. Ayun, dito lang nagtatapos yung ano natin, tutorial natin. Ayan, shoutout sa taga Germany, Italy, France na mga top viewers natin. Bali kagabi po, binalot ko na tong ano, speed battery natin. Tapos naka full charge na siya. So ngayon, titingnan natin yung full charge. Kasi kagabi, nasa 7.31 ata yun. Yan, tapos natin dito. So full charge na siya, 8.01. So ngayon try natin ilagay yung 8 volts sa yung speed battery sa motherboard. Yan. So naka full charge siya. Papansin niyo kanina 8. Para kagabi. So ngayon, malalaman natin kung ilan yung pinaka top speed niya. Thank you.
sasakyan to, yung reading niya, tama. Eh, wala kasi, nakahang lang to, kaya ganito. Tapos sa sobrang bilis niya mag-pick up ng speed, hindi niya na basa ba, hindi na niya nabasa ka. Yun lang, sana may natutunan kayo ulit. At yung link ng 43, ilalapag ko sa description natin. So, ride safe mga paps. Salamat. Yun, babalik natin yung firmware na 43. So, sa walang pang speed bat, pwede nyong gamitin yung 43 na firmware natin. Yun lang, maraming salamat. Ride safe ulit. Ayos. Ayun, may nakalimutan pala ako. So, ngayon, kung paano yung connection dito sa ilalim dito, para sa inyo, bubuksan natin to, no? O, sige. So, buksan. Sige mga paps, naka-setup na natin yung cellphone. Setup lang. Tapos tignan natin yung ilalim nito. May kabigatan siya. Doon yung mga accessories niya.
So yun, natapos din, dun tayo na tagalan sa isang bolt na lost thread na. Grabe. Nahirapan tayo dun na. So, yun, ngayon. Bali, ito po yung ano ng speedbat natin, wiring niya. Yan. So, ito po yung black at red. So, ito po siya ngayon. Yan. And ito po. Ito yung wiring niya. Ayan. So, ito yung black at red. So, nakakonnect siya pa. May isa pang fuse. May isa pa dito. Nakakonnect dito sa battery. Then, yung black. Ito. Ayan. Nakakonnect dyan. Bali yung stock nito, ito yun, tatanggalin lang, sasalpak dyan ulit. Tabit natin ulit yung monopod natin. Ayan. So, kasi wala tayong assistant. Kaya, manumano tayo para medyo matapos. So, yun. Tapos, yan, balik siya sa stock. Wala siyang speed battery, so hindi na siya pwedeng lagyan ng speed pad kasi binalik natin yung stock niya. So ito yung stock niya, battery. So, ayan, yung wiring ng speed battery natin. So, ito yun. Ayan, kung napapansin nyo, gagalaw din siya. Ang ginagalaw ko, autofocus natin, mga pap. Ayan. So, ito yun. Ito yung wire niya. Yun. Itim, green. Yung itim dito. Tapos black connect dun sa itim. Bale. Battery. Kakabit natin ulit. Hindi naman tayo malilito kasi may ano naman, guide. So, kasi hindi naman siya pwede. Ganun natin. Hindi siya, kasya. Kasi gawa may guide siya. Yan yung guide niya. Hindi siya magkakasya ulit. Ulitin ko lang. Hindi siya magkakasya. Kasi may guide siya. So, nakaganyan. Yeah. So, ngayon,
Itong speed bat, kakabait natin natin ngayon dito. So naka-reinforce na siya. Hindi tayo masusunugan ito. So yun lang. Yun lang mga paps. So ngayon, kukunin natin yung speed bat natin. Tapos medyo mahirap. So hindi pa nakabit yung speed battery natin. So ngayon, makikita natin yung speed, top speed niya. Laya, yun. Lalagay natin yung speed battery niya. Dati. Tapos, kabit natin yung speed battery niya, mga paps. So on natin ulit. Naririnig niyo yung pwersa niya, malakas na kagawa ng speed battery. Nagdagdag siya ng 8 volts, naka-series. So yun lang, magtatapos. So yung nag-aabang dyan, maraming salamat sa mga patience nyo. Thank you at hindi kayo nagsawa at hindi kayo nag-unsub. So sana may mga video pa tayong upload na magtutulong ko sa inyo sa pagpasok sa trabaho o sa paggagalan nyo. So sana may natutunan kayo ulit. See you and get this more power.